Grass Fire, sumiklab sa barangay Poblacion, Lezo. Ilang ate na apektado ng land dispute sa isla ng Boracay, nakatanggap ng cash aid. Kakulangan ng bakuna kontra pertussis, nakikita ng Department of Health sa Mayo. Love Boracay, isa sa gawas sa 27 ng Abril ngayong taon. Bureau of Fire Protection Kalibo, nagsigawa ng tree planting activity sa barangay Kaano. 2 na 8 individuals in crisis situation payout, isinagawa sa bayan ng Malay. Auckland State University Society for the Advancement of Veterinary Education and Research, nagsigawa ng kanilang kauna-unahang medical mission. New Washington Municipal Police Station, nagsigawa ng actual demonstration ng arrest technique. Batan Municipal Police Station, tinalakay ang tungkol sa Rousey sa Barangay Lupit. DNR Centro Mambusa Capiz, nagsigawa ng coastal cleanup bilang bahagi ng World Water Day. Magandang hapon, Probinsya na Aklan. Sa mga Kalibu Cable subscribers at mga aklanan sa buong mundo, ito ang Kalibu Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibu Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 at 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw April 10, 2024. Sumiklab ang grass fire sa Sitio Sagasa, Barangay Poblacion, sa bayan ng Lezon itong 9 ng Abril ngayong taon. Kaugnay nito kaagad namang rumusponde ang mga bumbero. Sumiklab ang isang grass fire sa Sitio Sagasa, Barangay Poblacion, Lezo, Aklan, nitong 9 ng Abril ngayong taon. Kaugnay nito, mabilis na rumisponde ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection Numansia sa naturang lugar sa pamumuno ni Senior Fire Officer 3 Anthony De La Cruz, katuwang ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection Malinaw at ilang mga volunteer fire brigade, at kaagad namang naapula ang apoy. Dagdag pa dito, alos talahi ba't iba pang mga halaman ang naroon sa nasabing lugar ng insidente ng grass fire. Isa sa matiniting ng angulo dahilan ng pagsiklab ng grass fire ay ang matinding init ng panahon. Wala naman umanong damay sa nasabing sunog. Samantala, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay sa nangyaring grass fire sa bayan ng Lezo. Era Gibrianes, Kalibu Cable News. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryong apektado ng land dispute sa isla ng Boracay. Madidalo sa balitang yan, si Jonah Rosales. Nakatanggap ng cash aid ang displaced ate community na apektado ng land dispute sa isla ng Boracay. Ang nasabing tulong ay nagmula sa Department of Social Welfare and Development Offices. Napag-alaman na nasa 44 na pamilya ang apektado ng land dispute kung saan nakatanggap ang mga ito ng cash relief assistance nitong 3 ng Abril. Ayon kay Assistant Secretary for Disaster Response Management Group Irene Dumlao, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng 10,000 na tulong sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng ahensya. Bukod sa mga displaced family, may 11 pamilya rin na mula sa ate community ang nabigyan ng 10,000 na food assistance. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa naiabot na tulong ng ahensya. Jelena Rosales, Kalibu Cable News. Posibleng magkakaroon ng kakulangan ng mga bakuna laban sa whooping cough o pertussis sa susunod na buwan matapos na tumaas ang bilang ng mga batang natatamaan ng naturang sakit. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Posibleng magkaroon ng mga kakulangan ng mga bakuna laban sa whooping cough o pertussis sa susunod na buwan matapos tumaas ang kaso nito sa ilang bahagi ng bansa, ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Sa kasalukuyan, mayroon pa namang supply ng pentavalent vaccine na nagbibigay ng proteksyon laban sa pertussis, gayon din sa diphtheria, tetanus,
hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Ayon sa DOH, ang karagdagang bakuna ay darating sa Hunyo kung saan maaaring kailanganin din umano mag-order ng mas lumang uri ng bakuna na tinatawag na DPT na makakalaban lamang sa diphtheria, tetanus at pertussis. Binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pagbabakuna upang labanan ang nasabing sakit na sinasabing ligtas at mabisa. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Inaabangan na ng publiko ang isa sa gawang Love Boracay sa darating na April 27 hanggang April 28 ngayong taon kung saan madaming aktibidad ang isa sa gawa sa naturang selebrasyon. Inaabangan na ng publiko ang isa sa gawang Love Boracay sa darating na April 27 hanggang April 28, 2024. Kaugnay nito, iba't ibang sports activities sa tournament ang itatampok sa naturang selebrasyon sa isla ng Boracay, kung saan ilan sa mga larong kanilang itatampok sa Love Boracay ay ang beach tennis, beach volleyball, beach soccer, football, dragon boat, ultimate frisbee, paraw race, sandcastle making at iba pang mga sports. Ito ay ang ikalawang Love Boracay na mayroong sports event. Matatandaan ang Love Boracay ay sinimulan noong taong 2019 ng Boracay Interagency Task Force kasama ang mga stakeholders sa isla kapalit ng Love Boracay kung saan nakasentro ang nasabing selebrasyon sa environmental protection and preservation, ganun din sa health and wellness activities. Samantala, aasahan naman ang pagdagsa ng mga turista at mga bisita na makikisaya sa naturang selebrasyon. Plano naman ng lokal na gobyerno ng Malay at Malay Municipal Police Station na paigtingin ang seguridad para masiguro ang kaligtasan ng mga dadalo sa Love Boracay. RJ Briones, Kalibo Cable News. Pinaunahan ng Bureau of Fire Protection Kalibo ang isinagawang tree planting activity na ginanap sa Barangay Kaano sa Bayan ng Kalibo. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nagsagawa ng tree planting activity at coastal cleanup drive ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection Kalibo sa Barangay Kaano. Ito ay sa ilalim ng pangunguna ni Fire Senior Inspector Macario I. Montaña Jr., Municipal Fire Marshal, sa pangangasiwa naman ni Fire Superintendent Kim M. Celicio, Provincial Fire Marshal. Naglalayo nitong palakasin ang kalikasan at magbigay ng positibong epekto sa kapaligiran at sa mga taong nakatira sa lugar. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, nagbibigay sila ng kontribusyon sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Isa umano ito sa pamamaraan upang ipakita nila ang kanilang pagmamalasakit sa kalikasan at sa komunidad, gayon din ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga at pagpapanatili ng kapaligiran. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Proyekto ng Petrowind ay naglalayong makatulong na palakasin ang supply ng kuryente sa Western Visayas sa pamamagitan ng renewable energy. Nakita na ng marami na isang planta lang ang mawala ay pwede itong magdulot ng matagal at malawakang blackout. Ang renewable energy ay mas malinis na pinagkukunan ng kuryente kumpara sa mga coal at diesel power plants. Kaya naman, ito ay mas mabuti sa kalikasan. Ang anumang proyekto, lalo na kung ito ay isang malaking development, ay may epekto sa paligid. Pero ito ay kayang i-manage. Mayroon ng mga teknolohiya at pamamaraan ngayon para maiwasan ang masamang epekto sa kapaligiran at komunidad. Mahalagang tingnan ang mga ganitong development sa mas malawak na perspektibo. Hindi lamang kuryente ang benepisyo ng renewable energy. Nariyan din ang mga business taxes, royalties o fiscal benefits at share ng host community sa kita mula sa proyekto, green jobs at potensyal para sa ecotourism. Maaari rin itong gawing learning sites ng mga mag-aaral ng engineering, social and environment related courses. Dagdag pa dito ang mga corporate social responsibility na proyekto ng kumpanya sa larangan ng health, education at livelihood. Kamakailan, naglunsad ang gobyerno natin ng Bagong Pilipinas Campaign. Kung titingnan ng malapitan ang logo nito, ay makikita ang mga windmills. Sumisimbolo ito na para magkaroon ng tunay na pag-unlad, kailangan ang mas matibay, mas malinis, at mas sustainable na enerhiya.
maging lupa sana tayo sa pag-ulan. Maging masikasik sa bagong bukas, kabahagi tayo sa tamang landas. Tapat na layunin ang isang mithiin sa tamang buwis, pagkasenso'y mabilis. Maging masikasik sa bagong bukas, kabahagi tayo sa tamang landas. Tapat na layunin ang isang mithiin sa tamang buwis, soy mabilis. Whoa, whoa. Sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan. Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan, nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapak, ang mga tunay na sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap, ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gapa. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryo sa bayan ng Malay matapos isagawa ang dalawang araw na Aid to Individuals in Crisis Situations Payout. Naging matagumpay ang isinagawang dalawang araw na Aid to Individuals in Crisis Situations Payout sa bayan ng Malay. Ito ay sa pangunguna ng lokal na gobyerno ng Malay sa ilalim ng pamumuno ni Malay Mayor Frolibar Bautista sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office, kapartner ang Department of Social Welfare and Development. Kaugnay nito, sa unang araw ng naturang payout, kabuuan 126 senior citizens na may SSS at GSIS pensions ang nabigyan at 116 registered solo parents mula sa Barangay Manok-Manok, Barangay Balabag at Barangay Yapak ang nakatanggap ng nasabing tulong na ginanap sa Manok-Manok Covered Court. Habang sa ikalawang araw naman ng payout ay kabuuang 300 Malay College students ang nabigyan ng financial assistance na ginanap sa Balusmus Covered Court sa bayan ng Malay. Samantala, pinasalamatan naman ng Malay Municipal Social Welfare and Development Office si Senator Joel Villanueva kasamang lahat ng ahensya at mga individual upang maging matagumpay ang naturang payout. RG Briones, Calibo Cable News. Upang makatulong sa kapwa, nagsagawa ng medical mission ang Aklan State University Society for the Advancement of Veterinary Education and Research na ginanap sa bayan ng Banga. May detalye sa balitang yan si Jelena Rosales. Nagsagawa ng kauna-unahang medical mission ang Aklan State University Society for the Advancement of Veterinary Education and Research o SAVER na ginanap sa Barangay Sigkay, Sabay ng Banga. Ang nasabing aktibidad ay sa tulong ni Dr. Marian Atos Ang kung saan naghatid ang grupo ng iba't ibang libreng serbisyo para sa mga alagang hayop sa naturang barangay. Kabilang na sa mga serbisyong ipinagkaloob ay free consultation na may 10 benepisyaryo, castration na may 10, anti-rabies vaccination, 48, deworming, 80, at vitamins na may 16 na benepisyaryo. Ang sabing aktibidad ay layong isulong ang anti-rabies awareness sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bakuna sa mga hayop sa nasabing barangay. Jelena Rosales, Calibo Cable News.
Pinaunahan ng mga personnel ng New Washington Municipal Police Station ang isinagawang lecture at actual demonstration ng arrest technique sa naturang bayan. Pinangunahan ng mga personnel ng New Washington Municipal Police Station ang isinagawang lecture at actual demonstration ng arrest techniques sa naturang bayan. Ito ay ginanap sa kasagsagan ng Barangay Peacemaking Action Team Training Seminar ng dalawang barangay, ang Barangay Dumagit at Barangay Fatima sa bayan ng New Washington. Kaugnay nito, pinangunahan ang nasabing aktividad ni Police Captain Jerly May Lapasaran, Officer in Charge ng New Washington Municipal Police Station. Ang aktividad dito ay bilang bahagi ng breast practice ng naturang istasyon bilang Project Ligtas o lakas at impormasyon para sa ganap na kaligtasan at pagbabantay. Samantala, layunin nito na turuan ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team tungkol sa arrest technique. Era Gibrianas, Calibo Cable News. Tinalakay ng mga personnel ng Bataan Municipal Police Station ang tungkol sa Violence Against Women and Children Act of 2004. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Tinalakay ng mga kawaninang Bataan Municipal Police Station ang ukol sa Violence Against Women and Children Act of 2004 sa Barangay Lupit ng nasabing bayan. Dinaluhan ito ng 4-piece beneficiaries, senior citizens, barangay health workers, barangay tanod, barangay council at mga residente ng nasabing barangay sa pamumuno ni Honorable Jean P. Sugapong. Naglalayo nitong magbigay ng kamalayan at kaalaman sa mga dumalo, particular na sa mga kababaihan sa barangay tungkol sa kanilang mga karapatan at sa mga batas na nagpoprotekta sa kanila gayon din sa kanilang mga anak. Bukod pa rito, nagpapakita rin ito ng pagsuporta ng Bataan MPS sa advokasya ng pagprotekta sa mga kababaihan at mga bata. Mika Bautista, Calibo Cable News. Bilang bahagi ng World Water Day na nagsagawa ng Coastal Cleanup Activity ang mga miyembro ng DNR Centro Mambusaw Capiz. May detalye sa balitang yan, si Jelan Rosales. Nagsagawa ng Coastal Cleanup Drive Activity ang mga kawani ng DNR Centro Mambusaw Capiz kasama ang mga mag-aaral mula sa Mambusaw National High School. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Mambusaw Bridge and River sa Barangay Poblasyon Proper at Tabo. Ang Coastal Cleanup ay bilang bahagi sa selebrasyon ng World Water Day na may temang Water for Peace, pagkakaisa tungo sa siguridad pantubig. May kabuuang 4 na sakong garbage bag ang nalikom na basura na tinatayang may timbang na 25 kilo kung saan idinala ito sa municipal dumping site para sa proper disposal. Naging matagumpay naman ang aktibidad sa tulong ng mga volunteer at mga kawani ng ahensya. Jelena Rosales, Calibo Cable News. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Regie Briones at ito ang Calibo Cable News.